Russian surveillance aircraft namataan sa himpapawid na sakop ng Alaska. At sa China, dose-dose ng individual tinamaan ng panibagong virus na hinihinalang nagmula sa hayop. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Dose-dose ng individual sa China ang tinamaan ng Langya virus. Isa itong bagong virus na pinaniniwalaan na nagmula sa hayop at nadiskubre noong 2018. Ayon sa ilang eksperto sa Singapore, hindi fatal ang Langya infection at walang dahilan para magpanik ang publiko. Sinabi rin ng University of Cambridge na sa ngayon, malabo itong maging pandemic lalo't wala pang ebidensya na nagpapakita ng human-to-human transmission. Kabilang sa mga naiulat na sintomas nito ay lagnat, fatigue, headache, ubo at pagsusuka, habang ilan din sa mga nagpositibo sa virus ang nagdevelop ng blood cell abnormalities. Ibinahagi ng North American Aerospace Defense Command o NORAD ang isang larawan ng F-22 na pumigil sa Russian surveillance aircraft. Namataan ito malapit sa kanilang airspace. Ayon sa NORAD, pangatlong beses nang nagpapalipad ang Russia ng kanilang military plane sa Alaskan Air Defense Identification Zone mula noong 8 ng Agosto. Bagamat hindi ito nakikita ng NORAD bilang banta, mahigpit pa rin nilang binabantayan ang galaw ng mga foreign aircraft. Tiniyak din ito na nananatili rin ang kanilang kahandaan na depensahan ang seguridad at soberanya ng rehiyon. Samantala, higit sa 200 bumbero ang nagtulong-tulong para apulahin ang pagsiklab ng malaking sunog sa Gorman, California, kung saan nabuo ang Fire Nado o tinatawag na Fire Devils, bunsod ng pinagsamang mataas na temperatura at malalakas na hangin. Ayon sa mga otoridad, wala namang napinsala sa naturang sunog at agad ring naapula ang apoy. Nasa 40 migrante ang nasagip ng Italian Coast Guard sa Lampedusa Island sa Mediterranean Sea. Ayon sa ulat, galing sa Eritrea at Sudan ang mga migrants nang tumaob at lumubog ang kanilang bangka. Patuloy naman ang search and rescue operations sa iba pang nawawala. Joyce Salamatin para sa Bayan.